Hindi ito yung pinlano, pero worth it pa rin. The only choice that we have is enjoyin yung mga bagay na kung ano lang yung kaya namin. May pagkukulang kami sa biyahe namin, tinanghali kami umalis, at may dahilan doon, may valid reason bakit tinanghali kami umalis. At siguro yung mga bisikleta namin, hindi talaga pang mabilisan, gravel bike tsaka mountain bike. Pero nag-enjoy kami, sobrang hirap. At dumating sa point na nawala ako sa sarili ko, napikon ako sa ahon, papuntang dito sa Maribeles. Pero wala kaming pinagsisisihan. Ako personally, walang pinagsisisihan. Yung kapatid ko, panigurado, wala rin pinagsisihan yan. Sobrang lupit dito, napakaganda. So ito lang yung kaya namin, so i-enjoy namin. Malayo pa talaga yung Panoy ko. At kung ipupush namin yun, gagabihin kami. Kaya ito, enjoy na lang sa view ng San Jose, ay ng San Miguel Rock. Tapos ayan yung barangay na yan, si Siman. Off na tayo. So bike check muna, bike check at bag check. So ito, meron ako dito ng handlebar bag. So ito, sa frame bag. Mas meron din akong triangle dito, triangle frame bag. At tamang kitang-kita oh, hindi naman sponsor 'yan. So ito, saddle bag na pwedeng tapalodo. Rear fender. Ayan, by Bisol. So ang laman nito ay extra damit. Dimpo at saka yung tent, camping tent na pagtutulugan. Okay na yan. Tapos ito, ang laman nito is yung power bank. Tapos mamaya ilalagay ko dito yung aking insulated na tumbler. And then dito ang laman, ayan, earphones, flashlight, mini power bank. Ilabas natin para makita nyo. Ito saka yung ano, wallet, mga dre. Ayan. Tapos ID. Importante to, mga dre, ID. Ayan. Tapos cellphone. Hindi na natin, GRAT na natin yung boy. Ayan. Tapos yung earphones ko pala. Ito. So sa mga taga Santarita, Pampanga dyan, mga dre. So i-reference ko lang sa inyo. Etong rutang tinatahak namin is umiiwas kami sa main road, which is possible na maraming truck. And then lalabas kami sa OG road or Olongapogapan road. So ito, Ebus. Barangay Dila-Dila to Ebus yung tinatahak namin yun. And then Ebus, Barangay Ebus, and then Natividad, and then highway na, which is yung OG road na. Guagua yon, bayan ng Guagua, Guagua Pampanga, and then Lubao Pampanga, and then after ng Lubao Pampanga, Bataan na, Hermosa Bataan, ginalupihan, tapos dire-diretso na yon. Hindi ko nakabisado kung ano yung mga bayan doon, pero ang alam ko madadaanan namin is Orani, Abukay, eto without particular order to Orani, Abukay, ano pa ba, Pilar. Tapos, hindi ko na alam, hindi ko na sure, pero yun yung mga bayan na madadaanan namin, and then Maribeles na, which is yung tinatawag na dulo ng Bataan, na pinakamaganda, pinakamalupit. Alright, so update ko kayo mamaya. So yun na nga, nandito tayo sa highway. Tirik na tirik ang araw, isa to sa magiging challenge para sa biyahe na to. Pero dahil mahal natin ang pagbabike, palagpalagards lang. So ito ay teritoryo pa ng Guagua, mga dre. Actually, itong biyahe na to ay dire-diretso lang. Basta dire-diretso lang yan. Itong susunta mo lang itong kalsada na to. Dire-diretso lang yan. Pagdating mo sa atin na lupihan, pag nasa Dinalupihan na tayo, didiretso ka pa rin, makikita mo yung monumento ng Dinalupihan.
didiretso pa rin tayo doon. Kasi pag kumanan tayo, papunta na yun ng Subic, Zambales, Olongapo, yan, ganyan. Maribeles, dire-diretso lang. So 1:13 na mga kaibigan at nandito na kami sa boundary ng Lubao at Pampanga. Ay, Lubao at Hermosa, Bataan. Ayan. So ito yung border ng Pampanga at Bataan mga dre. Lubao, Hermosa. Let's go! Ayan yung arko. Arkong barag-barag. What's up mga dre, andito na kami ngayon sa Dinalupihan. Ayun na. So lalagpasan lang natin tong monumento na to. Tapos paglagpas ng monumento na yan, dire-diretso, Balanga na tayo. I believe that's the capital of ano eh, Bataan eh. Ito na, picture natin. Para pang Strava natin. World War II Monument mga dre. Guagua, Lubao, Hermosa, Dinalupihan. Ah, ito na yung panglimang bayan na aming napabiyahe mga dre. Ayun, nakikita nyo. Mahabang ahon. Napakahabang ahon. Ito nga rin. Palagan mo, yan. Kaya kasama ko. Kanina pa ako tumatara ako sa kanya eh. Siya naman ang uuna ngayon. Tara-tara to! Let's go! Ito bang hirap sa ano eh, Bataan Service Highway. Kapag ang ruta mo Maribeles, tapos ang daan mo dito Service Highway, sobrang challenging. Oh, maluwag yung kalsada, hindi traffic, kaso nga lang walang masilungan, sobrang init. Salubong mo lahat ng ano, nag-init ng araw, salubong na salubong mo lahat. Tapos puro rolling hills pa. Kanina nag-burst ako eh. Ay, yung sprint. Nag-sprint ako kaso napagod lang ako. So, ito sustain lang muna. Ito na naman. May rolling hills na naman. Ahon na naman. Mount Samat mga dre oh. Masyado lang ano eh. Masyado lang wide yung camera kung di makita, pero ganyan oh. Tanaw-tanaw yung cross sa tuktok ng bundok Mount Samat, napakalupit. Nasa pilar na tayo mga dre. Pilar Bataan. Alright, so may ahon ulit. At mukhang mataas, patarik. Alaga natin boy. Malapit na tayo, malapit na tayo sa exciting part. Yo, what's up mga dre? Andito pa lang pala kami sa Limay. At grabe ka na Bataan. Ito naman oh, may paahon na naman. Napakatarik, napakatalim. Ito, bumibelo na yung kasama ko.
Grabe ka na, bataan! Ang dami mong ahon! Yo, what's up mga trip? Kanina pa kami umaahon. Nasa Mariveles na kami, by the way. Kanina pa kami umaahon. Nakaship na ako sa pinakamalaking sprocket. Ito, ang bagal pa rin ang abante namin. Putang inang ahon yan, nakakapi ko ng puta. Ngayon lang magmumura sa blablaga na to. Pero putang ina. Nakakapi ko yung ahon dito sa Mariveles. Okay ng inang yan. Yo, what's up mga tre? Mag-aalas 6 na at nandito pa lang kami sa sisiman at bilang galing na ako dito sa lugar na to, sasabi ko hindi kami aabot ng Panoy po eh. Pero nandito kami sa kanto na sisiman. So second choice, may mga magandang view rin dito. Tapos yung I Heart Mariveles na marker malapit na lang. Pero yung Panoy Poy, malayo pa talaga. So, better luck next time na lang sa Panoy Poy. Dito kami sa may sisiman. May dagat din dyan. Hindi na talaga kaya. Hindi na ano, hindi na practical. Pag dinerecho namin yung madilim na. Hindi namin makikita yung view. So, dito tayo. Dito tayo, man. Sisiman. May magandang view rin dyan. Hindi na tayo talo. Halata na sa boses ko, napagod ako. Pasigaw na ako magsalita. Game. Diretso natin yan, Ken. Yan. Tapos after natin dyan, pag medyo maliwanag pa, puntahan natin yung I Heart Mariveles. Okay, palag! Oops, wag. O diba? Sobrang lalim ng lusong na to. Good luck sa amin mamaya pag-ahon. Pero eto na lang yung choice namin. Magdidilim na. Wala na yung araw. Yeah. Ha? Wala na tayong choice. Bukas, nakakita rin ng magandang view. Finally, we are here. Ah, pwede pa tayo mag-camping dito eh, Ken. Damn. Enjoyin mo na. Hanggang dito na lang tayo, Ken. Ito. Ang Panoy. Ang sisiman. Ayos. Ang ganda. Ang ganda ng view. May isla dun, oh. May isla din doon. Sulit pa rin naman. Hindi ito yung pinlano, pero worth it pa rin. The only choice that we have is enjoyin yung mga bagay na kung ano lang yung kaya namin. May pagkukulang kami sa biyahe namin, tinanghali kami umalis at may dahilan doon, may valid reason bakit tinanghali kami umalis. At siguro yung mga bisikleta namin, hindi talaga pang mabilisan. Gravel bike tsaka mountain bike. Pero nag-enjoy kami. Sobrang hirap. At dumating sa point na nawala ako sa sarili ko, napikon ako sa ahon, papunta dito sa Mariveles. Pero,
wala kaming pinagsisisihan. Ako personally, walang pinagsisisihan. Yung kapatid ko, panigurado, wala rin pinagsisihan yan. Sobrang lupit dito, napakaganda. So ito lang yung kaya namin, so i-enjoy namin. Malayo pa talaga yung Panoy Poy. At kung ipupush namin yun, gagabihin kami. Kaya ito, enjoy na lang sa view ng San Jose, ay ng San Miguel Rock. Tapos ayan yung barangay na yan, si Siman. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo. Ha! So yun, what's up mga tre? Binabaybay namin yung Marbella Zigzag Road. Downhill. Tayo na, this is crazy. Papunta kami sa bus terminal. Maghahanap kami ng bus terminal sa mismong Marbella's town proper. Sana pasakayin kami at yung bike namin, mga dre. The only reason bakit hindi na kami makapag-antay sa tabi ng daan, mas maganda kung sa terminal mismo kami sasakay para hindi pa masyadong puno. Maunahan namin yung mga bagahe, paglalagay ng bagahe. At dahil nga 12:30 pa ang unang biyahe ng bus sa Marbella's town proper, ay nag-hotel muna kami para hintayin yung tamang oras at unang trip ng bus ride. At ito na nga, 12:30, nakauwi na kami. At sobrang nakakabaliw, wala akong masabi sa pinaggagawa namin. Sobrang random, sobrang kulit. Sobrang, kung hindi ka adventurer, sasabihin mo na nagsasayang kami ng oras, pero hindi. Sa aming perspective, hindi sayang oras yung ginawa namin. Sobrang saya, sobrang lupit, napakabangis. Subukan nyo rin to habang bata pa kayo, mga putang ina nyo.